wala namang masama doon sa yung sinabi ni Marilyn Pablo na nag-comment doon sa live. Unawain lang po natin, nasaan ba nung time si Marilyn Pablo, di ba nasa US, nasa ibang bansa? Kasi ganun doon eh. Ganun kasi doon na yung mga pagbubuli about sa mga may kapansanan, totoo naman talaga yun. Nagkataon lang po na nasa ibang bansa po siya at wala sa Pinas. Ito naman kasi dito mga kalingap, ito kasi alam nyo po, pagka nandito ka sa Vlogger's Quarter, sa Lighthouse, kung saan nang gagaling yan, mga taga rito, nagpunta rito sa Daet o kung saan saan nagmumula. Kung natin dito po, masyadong silang closeness ba, masyadong silang ano, minsan yung biruan, parang wala lang. Eh sa iba, parang masama na. Parang hindi na magandang dating. Pero dito po sa kanila, mga kalinga, mga kaibigan, parang wala lang sa kanila yon. Nagbibiruan sila minsan, may akala mo seryoso. So ayun na nga po, pag-usapan po natin itong ano, lumalaking issue. Di pwedeng tayo magsalita kasi kumbaga ano dito, sangkot dito yung ating sponsor, matagal nating sponsor na si Ate Marilyn Pablo at isang linga partner naman po natin na si Kuya Joey the Great. Linga partner po natin. So ang gusto ko lang pong mangyari ay magkaayos na po tayo. Kumbaga love-love lang po tayo, lalo na po ngayon ay magpapasko. Ano po? Sana po ay magkapatawaran tayo. Hello po mga kalingap, mga kaibigan, mga kababayan. Ito po muli ang inyong abang likod, si Engineer Ruel C. Lipat. Nagbabalik po sa inyo at pumabati ng mapagpala at magandang araw sa inyong lahat. Yan. Saan man panig ng daigdig kayo naroon yan. Ngayon po ay meron tayong trending na topic. It's very hot topic. Ito po ay patungkol sa alitan at mga mensahe na nangyari po sa social media. Very hot topic po ngayon. Ang problema po ay gusto naming pagkasunduin. Ako po bilang isang miyembro ng Lingap Grievance Committee ay lumapit po sa isang tao upang maayos na po itong problema ito. Pero po bago tayo dumako doon ay nais ko po muna kayong siyempre anyayahan po kayo at imbitahan kung hindi pa po kayo subscribe sa akin channel. Please subscribe and hit that notification bell para lagi po kayong updated siyempre sa mga video post na ina-upload ko sa akin channel. Yeah, maraming salamat po. Shoutout po, Kalingap. Kay Engineer Ruel C. Lipat. Salamat po. Subscribe po natin. Magbuhay po tayong lahat. Yeah. Thank you. Engineer Ruel C. Lipat. Yeah, subscribe niyo po sa kanyang YouTube channel. Yan. Yeah. Sa lahat po ng mga viewers, subscriber po, pakidalaw po yung kanyang bahay po. Engineer Ruel C. Lipat. Salamat po. Ayun, what's up guys? Ito si Kuya July, ang inyong katugang mula dito sa bansang Qatar. At siyempre, gusto nating i-recommend si Engineer Ruel C. Lipat para suportahan ang kanyang YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Yan, so tuloy-tuloy na po tayo. Nice ko pong gawin ito bilang isang grievance Lingap Committee or Lingap Grievance Committee ay narito po ako para ayusin ang gulo o sitwasyon na nangyayari po ngayon. Si July Pounil po ay isa rin sa Grievance Committee. Lumapit po siya sa akin na gawin ko ng paraan na ayusin itong gusot na nangyayari po ngayon sa Lingap, sa mga Kalingap sponsor at official Lingap partner ni Kuya Bal Santos Matubang. Ito po ay patungkol sa isang insidente o happenings nangyari doon kay Kuya Bal Santos Matubang na isang quarters
doon po sa diet, mayroon pong nagkatipon-tipon na nagkakasayahan at nagkakabiruan. At mapapanood po natin, papanoodin po natin yung activities nilang iyon. At siyempre, dahil ito po ay pinost sa social media, marami po mga viewers na nag-react tungkol dito. At isa na nga po itong ating kaibigan na isa rin pong official na Kalingap sponsors. Kaya ating pong alamin ang punadulo kung anong dapat, kung anong nangyari at kung ano po ang dapat nating gawin sa bawat panig. Ating pong babalansahin ang sitwasyon. So panoorin po muna natin yung sa pag-akala kung pinagsimulan po ng pagkakagulo o pagkaalitan, mga comments, panoorin po natin. Ito po ang videos. Yan. Maliit, baluktot pa. Punat, mas cute. So diyan po sa video niya, nakikita po natin na nagkakantsawan po sila, nagbibiruan. For some reason, para pong si Joey the Great ay kumbaga sa kwan ay he mimic na he has a disease o yung sakit na cerebral palsy. Yun po parang narinig ko. Siyempre, ako po bilang viewers,
mapapanood ko na talagang hindi po akit-akit. Kumbaga sa kwan ay very offensive po. Lalo na kung ang tao pong makakapanood noon ay may anak o may kapatid o may relatives na gayon ang sitwasyon. Umungat nagbibiruan po at for good vibes, pero meron din po tayong mga viewers na hindi natin alam kung ano po ang kanilang magiging pakiramdam pag napanood yun. Kaya una, payo ko po dapat ay we have to be careful sa mga bagay na yun. Yung po mga gayon, dapat ay private na lang, hindi na po i-update o i-upload sa buong mundo at lahat ay nakakapanood. Umungat yun po ay katuwaan. Pero sa iba pong panig na daigdig na baka may bawal o merong batas na gayon ay offensive sa kanila. Kaya dapat po natin unawain kung merong pong taong na-offend o nag-comment dahil na-offend, ay yun po ay bibigyan natin ng pansin. Atin pong alamin ng sitwasyon kung bakit sila nag-comment ng ganyan. Baka po mayroon silang kamag-anak o relatives o anak o kapatid o anuman na may gayong pong sitwasyon. Hindi po kaanya-anya na mapanood nila ang mga bagay na yun. Kaya yung siguro nakapag-comment po isang sponsor dahil hindi po niya nagustuhan. So kung nakapag-comment man po siya ng gayon, may dahilan po. Hindi po siya magko-comment ng gayon kung wala siyang nakitang offensive nature o ika nga ay below the belt na. At kung gayon, hindi po tayo dapat mag-react na ika nga ay below the belt. Hindi po natin alam ang sitwasyon nila eh, kung bakit nag-comment sila ng gayon. Baka na nasaktan, siyempre. Ang tao pong nasasaktan, nasasabi po nila from their feelings kung ano po ang nasa kalooban. Yan. Kaya mahirap po talaga. Ako po, bilang isang lingap grievance committee, ay napag-atasan po na konsultahin approach itong tao. At siyempre, bilang katungkulan ko po as a grievance committee, ay lumapit po ako sa kanya, nag-approach po ako, at praise the Lord, nag-response naman po siya sa akin. At ito nga po, meron kaming almost 2 hours na chat at exchange of messages. At napag-alaman ko na talaga pong madami po siyang mga basher na nag-PM po sa kanya o nag-message. At sinasabi po nga niyang sa kanya na masasamang salita. Yun po ay talagang hindi po kapanipaniwala ang mga sinulat o binasya kanya. Kaya siyempre, bilang tao po, masasaktan po yon at magre-react din. Dahil reputasyon na po ng isang tao ang nakataya doon. Pero ganun pa man, pinaiwalag ko sa kanya, lahat po ng tao ay may opinion. Bawat po isa sa atin ay may kanya-kanyang opinion. God give us a freedom of choice, a freedom of feel, na kung ano po ang dapat nating gawin. Meron po tayong batas na we have our freedom to choose, freedom of speech. Kaya ayun po ay ikaw kalayaan niyang mag-comment, magsalita, at ipagtanggol ang nalapat ipagtanggol. Sa kanya pong pag-aakala ay may naaapi, kaya gumawa po siya ng paraan para ipagtanggol yung akala niyang inaapi. No. Medyo masilan po na bagay ang mga natanggap niyang text message. Dahil siya po ay nag-message din
Pero yun po ay para ipagtanggol lang ang kanyang nakita na hindi po naaayon sa kanyang pag-iisip na ito ay why we allow it, why they allow it na gayon. Kaya yon nag-react po siya. So ako naman, bilang isang mamamayan na dito nakatira sa Amerika, talagang dito po mahigpit po ang mga gayaan. Yung pag-bullying, pang-aapi sa mga bata, sa mga PWD, sa mga different origin or kulay, talaga po yun ay matindi dito. Ewan ko po dyan sa Philippines, siguro hindi. Pero dito po sa Amerika ay talagang may batas pong ipinatutupad ang gobyerno na bawal po yung discrimination o bullying, lalo na't meron kayong kapansanan o kayo elderly o kahit ano pa po, bawal po yun. Yeah, kasi siguro ipinagtanggol lang niya na yung mga PWD na mini-mimic ni Joey the Great. Yeah. Which wala namang masama dahil they are just making fun. Unfortunately, ika nga ay bilang viewer, baka na misinterpret. Kaya yun. Mag-iingat po tayo sa mga gayon dahil hindi lang po tayo ang nakakapanood, kundi marami po ang nakakapanood dahil sikat po si Kuya Barsantos Matubang at ang mga Lingap team members. Kung tutuusin po ay libo-libo o milyon ang mga subscriber na nanonood po sa kanya. Kaya we have to be careful. Yun. Ang advice ko po ay kailangan din po nating sundin, up-to-date din ang mga kautusan tungkol dito po sa bullying, discrimination, at yan po'y pinagbabawal talaga ni YT na YouTube channel. Yung mga masela na bagay, yung ganyan, talagang pinagbabawal po yan dahil nakakasira nga po ng reputasyon ng mamamayan. Lalo na't may mga basher na hindi po maiwasan ang mga salita na napakasasakit. Hindi po natin dapat gamitin ang social media sa pag-react, retaliate, dahil everybody's watching. Yeah. Kaya matindi po ito, matindi. So yun, gumawa po ako ng paraan, pero it's all up to the individual kung ano po ang kanyang gagawin. Nakita ko po ang bawat panic, natinig ko, napanood ko, talagang matindi po ang nangyari. Kaya kung ako po ang tatanungin, let us just forgive, forget, and move on. May kasabihan po tayo sa Biblia na kailangan po nating magpatawad. Yan. Nabanggit ko na po yan. Yan, sa, ayon po sa Biblia, sa Colossians 3:13, magpasinsyahan kayo sa isa't isa. Kung ang may hinanakit sa inyo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon Diyos. Yan, napakaliwanag po niya. Kaya mga kababayan, mga kalingap, mga kaibigan, sana po ay isipin natin na ang kababang loob ang manguna po sa atin. Ika nga, embrace humility. Dahil ang sabi po ng Panginoon na kapag tayo ay nagpapakabababa, ay tayo'y kanyang itataas. At yun daw mataas ang siyang ibababa. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kalingap, unawain po natin ang bawat isang isa. Sa aking pong opinion, ito ay isa lang ikang ay di pagkakaunawaan. It's a misunderstanding sa dalawa pong panig. Kaya let us move together
come together at approach each other at tayo po'y magpatawaran. Embrace humility. Embrace humility. Dahil tayo rin po tayo ang maapektuhan, tayong mga Lingap partners. Si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalingap Rab, at yung pong mga kasamahan, talagang maapektuhan po ang lahat. Kaya wala pong maidudulot na mabuti itong hindi pagkakaunawaan. Sa palagi pong sinasabi ni Kuya Bal Santos Matubang, huwag po tayong maging balat sibuyas. Unawain po natin ang bawat isa. Iba-iba pong lugar, iba-ibang culture. Yan. Ako po, 30 years na po ako dito sa Amerika, kaya iba, parang iba na po ang culture na natutunan ko dito. Very sensitive po, lalo na sa mga bullying, sa discrimination dito po sa Amerika. Kung di yan po sa Philippines, ay pwede pang pagtawanan o mukain o gayanin ang mga may kapansanan, dito po ay hindi pwede. Kaya iba-iba po ang batas, kaya dapat po nating unawain ang bawat isa. Magpasensyahan po tayo, yun po ang sabi si Biblia. Once again, Colossians 3:13. Basahin niyo po yon. Meron po kayong mga Biblia. Basahin niyo po at unawain ninyo. Ang sabi po dyan, magpasensyahan kayo sa isa't isa. At kung sino mang may hinanakit, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ng Panginoong Diyos sa inyo. Yan, napakaliwanag po niyo. Kaya ako po bilang Grievance Committee ay nakikiusap sa inyo, sa inyong lahat, na alam niyo po kung sino po kayo. Sa anumang panig ng daigdig kayo naroon sa Philippines, sa Europe, dito sa Amerika, sa Japan, kung saan-saan po ng mga Kalingap supporters ni Kuya Bal Santos Matubang, huwag po tayong padala dito sa mga issue na ganito. Sa mga nandito po, mga kaibigan, mga Kalingap, pasensyahan nyo na po. Natulad nila Marilyn Pablo na misinterpret niya yung mga joke dito. Pasensya na po kayo. Ano lang po kasi masyadong close, yung closeness baga yung masyado silang ano si Chris. Intact na kasi dito mga kaibigan eh. Na akala po natin seryoso masyado yung ano. Hindi po yung gayon. Ano lang masyado yun, medyo ano lang, napasubra lang yung mga biro. Pero hindi man po yung nakaka-apekto sa kanilang samahan dito. Wala man dito mga nag-aaway, wala dito nagsisigawan o nagreklamo, wala dito. Ito pakiusap po, hanggat sila po yung nasa Kalinga pa din, huwag kayong umalis. Kasi po yun ay, ano yun eh, problemang, ano yan, problemang hindi magkatagal. Hindi man yan magkatagal yung problemang ganyan. Pero huwag kayong mag-unsubscribe doon sa tao, Kalingap din po naman yan eh. Ang subscriber natin, halos pare-parehas tayo ng subscriber. Mga organic Linga partner. Kung may mga napahalo man na galing sa iba, kukunti na naman siguro, ano? Marami dyan mga Kalingap. Ngayon, itong sila Marilyn Pablo, sila Joey the Great, o sino pa man dito na kasama natin, yung mga Kalingap po yan. Huwag nyo pong i-unsubscribe. Salita na rin si Papa. Tama naman po yung mga sinabi ni Papa na pares na naman tayo Linga partner. Sana ay magkaayos na tayo. Ang mapiktuhan po lang niyan ay si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab, at siyempre yung po mga taong tinutulungan natin. Ayan. Sana po ay maunawaan ninyo ang ibig kong sabihin. Tayo po ay magpatawanan, magpakumbaba tayo sa isa't isa. Alisin na po natin yung galit, kundi ika nga ay pagmamahal po sa bawat isa ang ating ipano sa ating puso. Dahil yan po ang gusto ng Panginoong Hesus, na tayo po ay magpatawaran sa isa't isa at magmahalan. At tuloy-tuloy po tayong tumulong sa atin pong mga kababayan na nangangailangan. Napakarami pong tao na kailangan nating tulungan. Tulad po ng sabi ni Kuya Bal,
iisa po para tayong pamilya lang dito. Kung ang magkakapatid ay hindi kumisan ay hindi rin nagkakaunawan, gayon din po tayo. Ika nga ay di nagkakaunawan. Pero meron po tayong sinatawag na pagpapatawad, kababaan ng loob. Ika nga, humble ourselves. Embrace humility. Forgive and forget. Move on. Ika nga, love and not hate. Okay? Ipag-isang tabi po natin itong ating pride. Dahil wala pong maidudulot na mabuti kung tayo ay may mataas na pride. Yan. Sana po inaintindihan yung ibig ko sabihin. Marahil siguro napanood nyo ang aking live streaming na sinabi ko, there was no middle ground. Ika nga ay dalawa lang po ang pagpipilian. Saan kayo? Sa tama o sa mali? Okay? Left or right? Dalawa lang po ang ating opsyon. Magpatawad o hindi magpatawad. Kaya nasa sa inyo po yan. We have the free will na gawin po ito. Umunawa o hindi umunawa. Kaya everybody has a freedom of will kung ano po ang kanyang gustong gawin sa buhay. Kung gusto nyo, maghabla kayo o hindi. Magpatawad o hindi. Pero alamin po natin ang consequences kung ano mangyayari. Kung maghabla ka o magfile ng sa court, nandiyan po ang stress, nandiyan po ang time, lahat involved. May gulo. Kung hindi ka manalo, matatalo ka. At the end, may stress ka. O baka ikaw pa ang maging anong tawag doon? Kontrabida o bida. Kaya, it's a matter of choice. So, kung akong tatanungin, let's just forget about it, forgive one another, and move on. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtulong sa ating kapwa. Tulad ng sabi ni Kuya Bang, at ganyan din sabi ko, marami po tayong mga kababayan na nangangailangan dito. Doon po tayo mag-focus, hindi po sa mga isyong tulad nito. Yan. Yun, sana po ay maliwanag sa inyong lahat. At kung ako naman po ay mayroong na-offend at sa aking nasabi, yun po ay aking opinion lamang. Ang tangi ko po lang hangad ay magkasundo-sundo na tayo bilang isang magkakapatid sa anak ng Diyos at naniniwala po tayo sa ating poong may kapal na lumikha. Tayo po ay iisa ng ating layunin. Na yun po ay ang tumulong sa ating pong mga kababayan na nangangailangan. Iba-iba lang po ang ating way of life. Nandito kami, nandiyan kayo. Kayo ang naghahatid ng tulong, kami ang nag-i-sponsor. Kaya lahat po ay konektado ang bawat isa. Yan. Sana po ay maliwanag sa inyong lahat dahil it's getting over, ikangay, out of hand. Marami na pong naapektuhan ng mga kababayan natin. Kaya yun. Sana po ay maging maayos ng lahat. Yun, bago ko po tapusin ang aking video post na ito, ay nais ko po muna kayong muling anyayahan na sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at suportahan niyo po ako at gayon din po ang aking team. Suportahan niyo po ang bawat team, nandun po ang kanilang mga link sa description ng video post na ito. At syempre,
si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Ate Edna. Supportahan po natin sila. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa kanila, please subscribe. At syempre, gayon din po sa akin. Yeah. Supportahan din po natin ang bawat Linga partners, mga sponsor, at kung sino-sino pa pong tumutulong sa ating mga kababayan. Yeah. Sana po ay palagi tayong pagpalain ng poong may kapal at maalis na po itong hindi pagkakaunawaan. At maging sensitive po tayo at we must be careful sa ating pong pag-comment, sa ating pong mga live streaming, mga sinasabi sa live streaming. Dahil hindi lang po tayo nakakarinig, marami po ang nakakarinig at ang nakababasa nito. Gayo. At pagpamahingin niyo po kung meron po akong nasabi na hindi po ayon sa inyong kaloban, pero ito'y honest opinion ko lang. Kaya yun. Pagpalain po tayo, po sana tayo ng po may kapal at mabuhay tayong lahat. See you soon!